kape sa rooftop. Ayan kasi naglalaba ako. Tapos, salamat sa nagsuggest sa akin dyan. Ito na yung jacket ko. Oh, pinaano ko kay Sabina na sabi ko, huwag niyang lagay sa washing machine. Direct namin nilagay sa balde. At saka guys, ang pangit ng weather namin today. Kasi hindi naman siya gloomy. Pero hindi ko talaga alam kung ano ang tawag dito. Yung bang parang wala namang may mga usok. Hindi naman ito mausok. Pero parang ang pangit ba na... Hindi mo alam kung ato ba ay ano, foggy ba ito? Hindi naman. Foggy ba ang tawag doon? Hindi naman siya foggy today ang weather namin. Para bang ano, yung may mga sinusunog na hindi mo alam. Pero wala naman. Sabi ko nga kasi mahirap kausapin si Daddy tsaka si Sabina kanina. Hindi kami nagkakaintindihan. Nagtatanong ako, ano ito? Ba't parang puro usok yung paligid natin? Pollution siguro ito. I have a doubt. So, hindi naman nila ako naintindihan. So, kaya sabi ko, ba't parang ang pangit lumabas pag ganito? Kasi may times guys, na ganito dito sa Nepal na yung weather, ganito siya. Kasi nakalimutan ko before may nag-comment sa akin dyan, pollution daw yun. Sobrang overpolluted ang tawag. So, kaya ganun. So, kaya minsan, pag ganito, parang nakakatakot din lumabas. Kung nandito kayo sa akin, ayan, nakita nyo, parang maitim. Yan o, yung ulap namin ang itim, di ba? Kasi grabe talaga dito sa Nepal, guys. Kahit pa naman noon, sabihin ko sa inyo, hindi pa nauuso yung pagsuot-suot ng mask. Dito sa Nepal, guys, uso na ang mask. Dahil sa grabe ang pollution dito, kaya ang mga tao dito, ever since nagmamask talaga. Nung alam nyo ba, guys, nung nagsisimula pa lang ang COVID-COVID na yan, sabihin ko sa inyo, wala dito sa Nepal. Yung parang masasabi ko, yung hindi pa ganun kalala, guys, ha? Hindi ko ibig sabihin na wala dito. Mayroon dito, guys, pero tumataas na rin. Pero hindi ganun kalaki yung mga namamatay ba? Pero noon, ang ibig kong sabihin, ang unang-una ko kasi napunta dito, year 2008, no? Tapos every year, nandito na ako. Noong year na 2009, pagpunta ko dito, maalikabok na talaga. Kaya ang mga tao dito, nasuot na talaga ng mask. Pero hindi pa yung mask na mga surgical na sinusuot nila. Lately na lang yun kasi gumrabi na yung pandemic na nangyayari. So, nung punta ko dito, nasusuot ang mga tao halos ng cotton na mask na masasabi mong gawa lang at mabibili lang nila. So, noon pa man, guys, uso na talaga ang pagsuot dito ng mask sa Nepal. Lalong-lalo na pag lumabas kami. Hindi ko lang kasi syempre nai-share yan sa inyo noon kasi hindi pa naman ako nagva-vlog. So ngayon, iba na kasi ngayon ang panahon eh. Kaya hindi mo na siya mai-compare nung dati at ngayon. Kasi diba guys, wala namang may pumapansin ng surgical mask na ginagamit natin lalong-lalo na this time. So ayun guys, and nasabihan ko rin pala si Sabina kanina, matatawa pa kayo sa akin. Kasi nga, maaga siyang dumating. Siguro mga alas 8 siya dumating dito. So, minsan kasi kala ko na naginip lang ako pag may tumatawag sa akin. So, siya na pala kanina yon. So, nung sinagot po siya, baudyo, parang ate. So, andyan na siya, no? Maaga siya dumating. Siguro mga alas 8 siya dumating. So, sabi ko, pero may feelings na talaga ako. Nasabi ko, itong batang ito maaga pumasok kasi aalis ito ng maaga. Uuwi siya ng maaga, sabi ko. So, ngayon guys, nagtanong agad siya sa akin kung anong lulutuin. So, sabi ko, Diyos ko, pwede ba muna sabi ko maghilamos ako? Parang wala pa akong espirito, tsaka yung ganun. So, sabi ko, teka lang ha, bababa ako. So, sabi niya, lulutuan ko na lang si Buwa. Lugaw ulit. Sabi ko, lulutuan mo na lang si Buwa. Tapos ayun, sabi ko, bababa na lang ako, maghilamos muna ako ha, at mag-toothbrush. Guys, after ko mag-toothbrush at maghilamos, bumaba na ako. Tapos sabi ko sa kanya, ito ang lulutuin, gato ganyan. Kasi may mga gulay pa naman kami binili, diba? So sayang yun pag hindi natin na iluto. Lalong-lalo na yung turnips, yung ano, kasi yung dahon. Tapos yung mga bok choy na binili namin, ubusin muna natin yan. Sabi ko kasi otherwise masisira, sayang. And ayun guys, tapos nag-research ako sa Google. Kasi nga nahirapan din ako paano sabihin sa kanya. Tapos that time si Bai, for sure tulog pa yun. So ako na mismo yung nagsabi, nag-research ako sa Google. Para masabi ko sa kanya yon na i-ano kita, ibawasan ko na yung sahod mo. Kahit hindi naman ako ganun guys na tao, ano, pero kailangan kong ipakita yon kasi tama nga naman si Bay, ano, kasi si Mister, masyado si Mister, unang-una mahihain, tapos hindi ba siya yung taong madaldal na
magsabi agad, ganito ganyan, yung parang hahayaan niya lang. So yung nangyari guys, nag-research ako sa Google na ano paano ba sabihin sa ganito. Kasi nga ako guys, nakakaintindi ako ng Nepali, magsalita sila. Pero pag nag-reply naman ako, kung ano lang yung nalalaman ko at naintindihan ko doon, pero sablay pa yon. Hindi pa yon perfect talaga, kaya pagpasensyahan nyo ang Nepali ko na sinasalita dito sa vlog. Hindi naman yun 100% na accurate or tama yun. May sablay yun guys, kaya, pero kahit papano, medyo may tama yun. Kaya pagpasensyahan nyo yun guys, ang mga ano ko, mga words ng mga Nepali na mga language. Kasi hindi ako ganun ka, ano ba, ka-perfecto. Pero habang patagal na patagal, eh, matutunan din natin yan. Arabic nga natutunan natin, napakahirap. Eh, Nepali pa kaya. Pero mahirap talaga guys ang kanilang ano, lingwahe. Lalong-lalo na yung mga abakada nila. Kailangan matutunan muna natin. So, ayun guys, ano, after noon, sinabihan ko siya na sa Nepali. Pero, nagtaka din ako, hindi niya ako naintindihan. Kaya sabi ko, Nepali ba ito? Ba't parang hindi niya ako naintindihan? O di kaya, hindi lang ako marunong paano talaga i-anuhin sa, ano, yung fluent ba? Na pagka-deliver ko sa, ano, yung accent ko sa Nepali. So, naintindihan niya yung salary. Naintindihan niya yung pag ano sign language. Ito naman si Sabina, pag nag-uusap kami, kung hindi ako mag ano ng tunog ng hayop, magsa sign language kami, doon kami nagkakaintindihan. So ayun guys, nung sinabi ko na ganito ganito then salary, naintindihan niya ako, tapos nagpakahirap pa ako sa Google, ikat nilang pala yung cut. So siya mismo yung nagsabi. So tapos nung sinabi ko na yes, cut ni. So cut ni pala guys ang ano, ang cut. So Katni daw. So ayan na, tandaan nyo Katni. So okay din siya, pet parang nag-worry ba siya agad na sa mukha niya nakita ko. Malakas kasi yung pakiramdam ko guys, ganun ako. Hindi naman ako si ano, kung sino yung nanghuhula, si Madam Aurin, pero malakas ang aking ano. Meron akong hindi third eye. Lapad guys, 'di ba nakikita nyo? So, yun guys, ano, nung sinabi ko, hindi naman ako ganong tao, yung parang gusto ko lang siya bigyan ng warning, ng leksyon, na parang mag-isip siya. Kasi, hindi ko naman masasabing bata pa siya, pero be responsible na kasi nanay ka na din, gusto mo ng trabaho, ayan, kahit nga kami dapat, ano lang naman ang gusto namin sana, yung sa isang buwan, apat lang na beses, kasi kaya naman namin ang trabaho dito sa bahay. So kasi since siyempre ako naman si Mr. Naawa, dahil may anak siya sa village, nag-aaral at gusto niyang siyempre kahit sino namang magulang, ano, at lalong-lalo napakahirap ng buhay dito sa Kathmandu talaga. So mostly sa kanila yung taga-village talaga na depende na kung ano yung status sa buhay talaga nila. Kung mayroong kakayanan na makapagtrabaho sa magandang kumpanya, eh ganun lang yun ang ano mo, ang maasahan mo, depende sa iyong status sa buhay. So ayun guys, ano, so katulad ni Sabina, siyempre naawa kami sa kanya, kaya siya namin tinanggap, dahil nung time na sinabi namin sa isang buwan, apat lang na beses, pero nag-insist siya na hindi pa pwedeng araw-araw daw siya pumasok. Ano kami guys, nag-agree. So nag-agree kami guys, ano, na papasukin siya namin sa araw-araw, kung nag-usap kami mag-asawa. So ayan na nga, gusto mo araw-araw, pero hindi ka naman, ano, hindi naman yun ma-avoid na hindi ka papasok or hindi ka mag-absent. Kasi kahit nga tayo nagtatrabaho, nakakapag-absent tayo. Pero syempre tumatawag naman tayo. Magpaalam naman tayo. Dahil may sarili naman tayong day off, di ba? Tapos sinabi niya daw yung buwan niya o yung tatay niya, tumaas daw yung BP. So hindi ko na yun masasabing to or hindi man. Nasa kanya na yun. Basta nasabi ko sa kanya. So ibang usapan na yun. So, ganun lang guys, ano, kasi siyempre, nung una may excuse siya, nung una nag-absent siya, ilang beses tinanong siya namin. Nung una, tumatahimik lang kasi kami, pero nung huli na kasi, parang parati na. So, doon na kami nagsabi, o si mister na, bakit di ka tumawag, wala siyang number daw sa amin. Eh, ngayon may number na siya, hindi pa rin siya tumawag. Eh, ano ba naman yung tumawag ka, maintindihan naman namin, di naman tayo sa gobyerno, para maging ganun na talagang may contract ka na susundin, o ano dyan. Diba? So, ayun na. Abutin na at least na nalaman na niya na sinabihan ko na siya na ikakat ko yung sahod mo. So, ngayon kasi kailangan kong magbigay sa kanya talaga ng warning tsaka lesson para maging responsable tayo. Kasi nagiging responsable din naman kami para sa kanya.
So si Buwa naman, di na daw siya kakain ng jawlo o lugaw-lugaw. Siyempre, ano ba naman ang makukuha mo dyan kung lugaw-lugaw parati ang gusto mong kainin? Tapos sabi ko sa kanya kanina, wala ka namang problema sa tiyan. Kasi dalawang ultrasound ka na at andyan na yung mga report, wala kang problema. So sabi ko sa kanya, ano bang makukuha mo dyan kung lugaw-lugaw ang kinakain at nilalagyan naman ni Sabina ng carrots tsaka mga sagsag? Wala kang makukuha dyan. Sabi niya nga, o nga, so kakain ka ng normal na pagkain na ano. Sabi niya nga, tinalian ko na nga yung tiyan ko. Oo, sabi ko kasi sa sobrang lamig this time, bababa tayo guys kasi parang ayoko yung weather kasi parang hindi siya maganda talaga eh. So ayun, dito na lang ako po kasi si Juan may online class. So ayun, sabi ko sa kanya, mamaya magluto tayo ng kambing. Kasi nga diba, paminsan-minsan lang naman kami kakain ng kambing. Tsaka alam ko gustong-gusto ni Buwa. Pero wag naman yung may taba, yung pipiliin lang namin. Yung medyo ano lang, lahat meat lang. May kamahalan dito ang kambing pero okay lang. Kasi hindi naman kami parati kumakain. And ayun, mamaya si Mr. darating na alas 3. Alas 3 daw, between 2 or 3 daw sila darating ni Prasan. Abangan nyo yung vlog guys ha, sana ma-appreciate nyo. Dahil nag-vlog daw sila, nakita daw nila yung tigre tsaka leopard. Ay Diyos ko, sabi ko, pag ako nyan, din ako nyan, baka mamumutla na lang ako at magkukulaps. So ayun, may sumisigaw. Tingnan nyo oh, maliit na lang yung dadaanan, no? Before, diretso kaming dadaan dyan, ba? Diba? Ngayon din. Yung mga nakatira dyan, guys, yung mga pamilya-pamilya noon, nung banda dito sila, so sinira na yun. So siguro may ari ng lupa, yan na, pinatayuan dyan at nagpaparenta siya. Yan. So ayan, guys. Wala. Dito lang. Tingnan nyo na lang yung bahay-bahay dito sa amin, sa paligid namin. Tsaka mamaya akyat tayo kasi naglalaba ako dyan. Naglalaba ako guys kasi yan, hindi na nga ako nagkukulikta. Nalaglag na naman yung cover ng washing machine. Naglalaba ako dahil hindi na ako nagkukulikta ng labahin. Tupiin na lang ang kinukulikta ko. Sabi ko sa inyo, di ba? Wala na ako masyadong labahin kung hindi tupiin. So ayun guys. Then mamaya-maya magsi-shoutout ako sa mga nagpapa-shoutout. Then pakainin ko muna ang aking anak dahil siguro break nila. Kaya maingay na. Then... sila ni Mister. Nandito na sila sa Kathmandu. Salamat naman. Guys, mamaya ulit. So, ayun guys. Nakatapos na ako ng paglilinis at inaantay na lang namin si Mister. So, bago ko today i-end yung aking vlog, gusto kong mag-shoutout guys sa mga nagpapa-shoutout sa akin for today. But, unang-una dyan, gusto ko magpasalamat sa time na binigay niyo ulit para lang mapanood itong vlog ko for today guys. So, ayun, mag-shoutout po ako kay Miss Pauline Macarangpas, kay Crystal Polidario, and sa Proverbio Family, Asombra Family, kay Rubina Family, Latuga Family of Bicol. And salamat po sa inyo na taga Liliw, Laguna. Ayan, hello to Cheryl Asumbra. So, ito po siya ang nagpapashoutout sa buong family niya. And to Sis Elvi Figueroa of Dagupan City, Pangasinan. Kay Sir Edgar Satur of Aliaga, Nueva Ecija. Kilwa Soldek,
Soli Farinas of San Jose, Bulacan. And shout out sa mag-ama ni Sis Rhea May Tongkwa na si Sir Edward and kay Irwin Ray Burong na taga Iloilo City. Angel 07. And shout out sa mga kaibigan ni Johanna Arrojado na si Nuspati of Paranaque. Agnigantab, Janice Cruz, Mari Joy, Jinvito Villaruel, Sandra Nicodemos, Gemma Malicido, and Rebecca De Jesus, Keneo Celo, Jolie Sunga, and to Juliet Nunez. Guys, sila yung mga nagpapa-shoutout sa akin for today, and maraming salamat again. And ayun guys, saan man kayo naroroon muli, magandang hapon, magandang gabi, and magandang umaga. So salamat again guys, and I love you all, and God bless us all. Bye guys!